Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Nagbabalik na naman ako para i-update kayo sa another vlog. So, for today's video po, bali, i-continue po natin yung vlog natin sa last vlog ko. Yung last po natin na vlog, nilagay na po yung mga in-order namin granite tiles. Ngayon is continuation kasi nabanggit po doon na 2 days po nila gagawin tong pag-install ng granite tiles. So, more on processing tayo kasi for today po ilalagay po yung syempre bubutasan na po yun kasi ilalagay po yung kitchen sink, then yung stove. So, yan. Tapos yung riser, napakita ko po yung kahapon na isa pa lang yung ilagay na riser sa gilid ng countertop. Bali ko continue po ipaglagay nun. Tapos, hindi ko rin naman po kasi napakita sa inyo yung process kung paano ginawa yun. Ito, nakakuha po ako ng video. So, ayan po ang mga pag-uusapan natin is still about pa rin po dito sa kusina namin. Yung mga bago na dagdag. Ngayon ay magsisimula muna po tayo sa mga trinabaho nila kanilang umaga. Hanggat matapos sila, ipapakita ko po sa inyo sa finale na itong vlog natin yung mga natapos po sa pagtatrabaho nila. So ngayon, yung kanilang umaga pong pagtatrabaho, yung muna po yung papanoorin natin. So ito na po yun. Bali ngayon mga ka-viewers, second day na po ng installation ng aming pinapalagay na granite tiles. Bali kung makikita po ninyo, ang gagawin na po is yung riser. Yan po yung nilalagay sa gilid po nung ating countertop. Kaya kung mapapansin nyo po yung pagkakahiwa is medyo manipis lang po ng onte. Ngayon is ayan, ikakabit na po. Same procedure lang naman po, bali yung hiniwang riser na manipis po para sa gilid ng ating countertop is lalagyan ng semento. Tapos, ididikit po ulit yan dyan sa gilid. So, gusto ko lang po ipakita sa inyo kasi kahapon wala po ako nakuha ng gantong video nung ilalagay na po yung riser na yan. So, ayan, kung nakita po ninyo, diba? Lalagyan ng semento, tapos ididikit po doon. So, bagalan lang po natin ng onte. After po malagyan ng semento ngayon is ididikit na po yung riser dyan, di ba? So, pinupukpok po ngayon ng rubber mallet. So, fast forward ko po para at least mapabilis po ang ating panonood sa procedure po nila. Then, after po mapukpok ng rubber mallet is lalagyan naman po ng tungtungan para hindi po bumagsak yung riser. Bali po itong mga natitira namin granite tiles, bali yung ilalagay po namin sa flashboard saka sa riser is idudugtong na lang po namin, dugtungan na lang po ang mangyayari para hindi po sayang at hindi na po kami bibili ng extra isang malaki po na ganyan. So para makatipid kaya po niya, kung makikita po ninyo is ayan o, idudugtong lang po nila yan. Tapos may method naman po silang gagawin para hindi po halatang dugtong yung riser dyan sa baba. Kaya mamaya makikita nyo rin daw po kung paano po nila ginawa yan para hindi po mahalata. So, gaya po niya, no, kung di nyo po tititigan, ha, wala pa pong nilalagay dyan na pangmasilyang pang granite, pero di naman po ganun kahalata. Kaya okay lang din po kahit na hindi na yung parang cut na gagamit ng isa pa na ipakat ng diretsyo. Okay na din po yung dugtungan para sa amin, no? Pero kung malaki-laki po yung budget nyo, pwede po kayong bumili pa ng isa pang granite tiles tapos pabuo nyo na lang po yung riser ninyo. Ganyan. Bale, fast forward lang po natin, no? Same process lang po. Tapos lalagyan po ng patungan para hindi po bumagsak yung riser. Makalipas pang ilang minuto, ayan na po ang itsura, diba? Hindi naman po ganong kahalata yung pinagtabasa kung hindi po tititigan. Tapos, lahat po ng mga lababo, same process lang po, lalagyan ng ganyan. Kaya, fast forward po ulit tayo. Ang next naman po is yung bubutasan po yung paglalagyan ng stove saka yung lababo. So, ayan. Ngayon po, sinusukatan po yung pagbubutasan nila. Kinuha po yung stove namin na maliit lang po kasi hindi po kami madalas magluluto dito. Kaya maliit lang po yung stove. Ayan. Bali, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po bubutasan yan pag ilalagay na po yung kitchen sink saka po yung stove sa kusina. Bali, ayan. Kinukuha na po ng sukat. Kinuha na po ng sukat yung stove kung gaano kalaki. Then, ayun po ang susundin na sukat para po sa pagbutas ng granite tiles na yan. After po masukatan ngayon is bubutasan na po. So, gagamit po sila ng grinder, no? So, gusto ko lang po ipakita ito para po sa mga magpapalagay ng granite tiles para may idea po sila kung paano po yung proseso. So, tingnan nyo naman po, no? Maalikabok. Lahat po yan ay nalangkap po kanina habang binibidyo ko po yan para makita nyo po ng maayos at makakuha po kayo ng idea kung paano po ginagawa yan.
Next step po is pupukpukin po ng kamay para po matanggal po yung granite tile sa gitna. So ayan, kung nakikita nyo po, no? Success! Then, ngayon po, pinipit po yung aming biniling stove. So, hindi naman po gano'ng kalaki yung stove na kinuha namin. Malit lang po kasi may tatlo po, siguro apat po yung kusina meron kami. Sa akin, sa ate ko, saka doon sa isang bahay. Tapos, ngayon, ito pong next step natin is binaba po yung edge nung gilid ng granite edge, yung riser po, para medyo curved po yung finish niya, medyo round po yung finish niya. Mamaya po makikita rin niyo po yung pinaka itsura after niya po mag-grind yan. Kasi kung hindi po i-grind, medyo ano po yung magiging finish niya ni tawag dito, patusok po yung edge niya, kaya gina-grind po yan kasi gusto nang pa-curve po yung finish. Zoom ko lang po yung nangyayari sa pag-grind niya, no? So nakikita nyo po, unti-unti po yung edge po nung riser na yan is unti-unti po yung nag-curve yung shape niya. Gaya po dun sa countertop, di ba? Ayun, no? Yeah, ayan. So, fast forward lang po natin ng unti. Tapos, i-grind din po yung lower part ng mga riser na yan. Tapos, ito pong dugtong ang kanina, gaya po ng pinakita ko sa inyo. Ito po yung method nila para hindi po mahalata yung dugtongan po ng riser. Ayan o. Iga-grind din po yung minasilya nila pang granite na yan, diba? Tapos, zoom ko lang po na onte, no? Diba kahit paano, hindi na po siya lata. Mahalata lang talaga siya pag tititigan. Kaya, okay na din yon. Nakatipid na rin po kami sa riser lang naman po kahit hindi na po yung talagang buong-buo na granite po ang gagamitin. So, nabutasan na rin po yung sa lababo. Bali, ngayon, inalalagay na po yung kitchen sink, diba? Ayan, no? Ganda. Wait lang, ayusin ko po yung pagka-shot at medyo napazoom po na onti. Bali, pupukpukin po na rubber mallet kasi medyo nakapalubog po ng onti yung pinapalagay namin kitchen sink. Para at least, hindi po masyadong visible po yung pagka-stainless niya kung nakaibabaw. Kaya medyo pinalubog po namin ng onti. Mamaya, ipapakita ko po yung pinaka-itsura after po mailagay po nung kitchen sink na yan. Next procedure po, bali, ayan, tinatanggal po yung mga kumalat na alikabok, dumi. Kasi po, after po nyan is mag-grout po, tapos lalagyan ng wax para po lumitaw po yung kintab ng ating granite tiles, yan. Bali, ibabuff pa po yan, ibabuffing. So, last step na po. Ngayon, nilalagyan na po ng grout yung ating granite tiles. Ngayon, pupunasan naman po kasi magbabuff po ulit. Lalagyan po yun ng wax para po makintab. So, ayan po si kuya. Nilalagyan niya po ng... Ang gamit niya pong wax niyan is pang granite po na wax. So, para lumitaw po yung kintab. Then, after po niyan is ibabuff na po or ibabuffing. Unti-unti lumalabas po yung pagkakintab ng granite tiles. So, pwede na po tayo magsalamin dyan, no? Kintab na po, di ba? Ngayon mga ka-viewers, bali, ayan, napakita ko na po sa inyo yung mga procedure, mga pre-nabaho po nila dito. So, madami-daming procedure po yun, no? Ngayon, titingnan po natin yung pinaka-itsura ng natapos na sa pagtatrabaho po nila. Tapos, explain ko sa inyo yung mga onting details po dito sa pinalagay ng granite tiles. Ayan. Bali mga ka-viewers, ito na po yung mga natapos na sa pagtatrabaho. Bali, tapos na pong i-install ng aming granite tiles, yung pinalagay namin granite tiles. Ngayon, ipapakita ko lang po yung onting details dito para makakuha po kayo ng idea. Bali, gumamit po kami dito ng tatlong granite tiles. Bali, ang sukat po nito, gaya po nito, from here hanggang dulo, 250 centimeters po yon. Tapos, yung kanyang width is 60 by 60 po. Ulitin ko lang, 250 centimeters po yung haba. Then, 60 by 60 po yung width. Then, ang presyuan po yun, kung di ako nagkakamali, depende po kasi sa magiging design at saan gawa po yung kukunin yung granite. Bali, nasa 3.5 ang pinakamura to 4,500 po. Ganyan na po siya kahaba, 250 centimeters na. Bali po kami is ang kinuha po namin sa kontrata, pakiyawan po. Bali, lahat po na nakikita nyo yan, wait, lalayo lang po tayo, no? Is 25,000 po yan, kasama po labor, materials. Tapos po, ang design po na ito, tingnan nyo po. Bali, ayan, round po yung corner niya. Tapos, medyo
Ayan o, ma-round round po yung dito. Tapos, tatlo lang po yung ginamit namin na granite rice kasi yung mga riser po sa dito, ayan, is dinugtong na lang po yan, pinagdudugtong. Tapos, nilagyan po na pang masilya, pang granite para hindi po mahalata yung dugtungan. So, kung makikita nyo naman po, hindi naman po siya halata o. Kung hindi nyo talaga siya titingnan talaga ng titigan, hindi nyo po makikita na at mapapansin na dinugtong lang po itong granite tiles dito sa riser. So, ayan po yung ano niya o, yung pagkakadugtong niya, di ba? So, pag hindi nyo po siya tititigan, hindi nyo po talaga siya mahalata. Tingnan nyo pa sa malayuan. So, ayan o. Halata po ba? Di ba? Hindi po halata. So, ayan po din. Ito kanina is grinder po nila yan para mag-form po ito na from ta-edge po yan na patusok is grinder po para mag-round din po yung corner na yan. So, ayan. Kaya po, nagmukha na po siyang round. Hindi po siya yung patusok na gano'n na edgy. Tapos, dito naman po tayo sa kitchen sink. Bali, ang kitchen sink po namin is medyo nakapalubog. Ayan, no? So, ayan. Nakapalubog po siya. Kasi pag kunwari madumi po itong lababo, at least, tapon lang po tayo ng tapon dyan ng dumi niya. Kaya pinalubog po namin yung kitchen sink. Then, ito pong flashboard. Ayan, is dinugtong lang din po yan. So, ulitin ko, kung hindi nyo po titigan, hindi siya mapapansin na dinugtong. So, layo po tayo. Ayan. Di ba? Hindi naman po halata. So, kasi mag-iiba na po yung presyo niya pag bumili pa po kami another granite tiles. Pag apat na piraso po na granite tiles ang gagamitin, syempre, magmamahal na po yun yung labor. Saka, ayun, from 25,000, pwedeng umabot ng 30,000 plus pa. Kaya okay na din yan. Hindi naman halata. Kaya tatlong piraso lang po ginamit namin. So, ito po ang taas po nito is 10 cm. Pina 10 cm ko lang po kasi maglalagay pa po kami dito ng mosaic. Ayan. Diyan o. Bibili po ako sa Wilcon ng mga mosaic kaya soon abangan nyo po yan. Papalagyan po namin ng mosaic tiles. Tapos, dun po yung stove niya. Diyan namin lalagay. So, ayan po ang kanilang natapos sa pagtatrabaho. So, lalayo lang po ako, no? Gusto ko na ipakita po sa inyo yung itsura ngayon ng kusina. So, kahit paano, unti-unti po is lumilitaw po yung ganda ng ating pinapagawang kusina. So, ayan. Ayan. Sa mga magtatanong po, ano pong sukat ng kusina? Ano pong sukat ng lababo? Ano pong sukat ng counter? Ganyan. Kasi wala po yung pang metro ng bayo ko kasi may ginagawa din siyang project sa kabila. Doon kasi merong nagpagawa po ng kanyang bahay. Then, gusto natin share, hindi naman para pahabain pa yung vlog. Tawag dito po. May nagpapagawa sa kanya. Then, tatlong beses na yata siya. Pangatlo na po yung bayo ko na gagawa. No? Kasi yung second floor niya, CR doon sa second floor, tumutulo po doon sa first floor yung tubig. Kaya, yung mga gamit na ginagamit ng bayo ko pag gumagawa ng bahay is ando doon po. So, plano ko sana hiramin yung pang metro niya para at least sureball po tayo pag may mga nagtanong po anong size, anong sukat, gano'ng kahaba, gano'ng kalaki, gano'ng kataas, ayan, ay tamang information po yung mabibigay ko sa inyo. So, next vlog po, baka next upload ko, sukat po ang pag-uusapan natin, sukat ng kusina, lahat, taas, yung mga komplikadong katanungan sa sukat, ayan, isasabihin ko po yan. So, ayun, so sana nagustuhan nyo po itong vlog na ito. Marami po kayong nakuhang idea sa pag-vlog natin regarding po this installation ng granite tiles. So mga viewers, bali kukuha lang po tayo ng tiyempo. Soon, iba-vlog ko po yung lote na yan. Itutur ko po kayo dyan kung gaano kalaki, paano tayo nagkaganyan, nagkaroon ng bagong blessing. So isishare ko po sa inyo yan soon, kasi kumukuha lang po ako ng tiyempo kasi si Mother is marami pong inuutos sa atin, maraming ganto, ganyan, kaya soon, kukuha po ako ng time. This week, pag wala na po masyadong trabaho.
masyadong inuutos po sa atin. No? So, ayan, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Sana nagustuhan niyo po itong vlog na ito. Kung nagustuhan niyo po, huwag niyo na po kalimutan i-like, i-share, at mag-comment kung may mga suggestion po kayo. At, syempre, mag-subscribe na din po kayo kung bago pa lang po kayo sa aking channel, at i-click na din po yung notification bell para sa mga bagong ka-viewers dyan. At para sa mga suki po natin dyan, maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta po sa aking channel. So hanggang dito lang po ating vlog. Thank you for watching. Bye-bye! So, Tami, tara! Babay na tayo! Let's go, Tami!